capitán, aquí pagar a su amigo. Welcome po rin sa ating Mysteries of History and Prophecy. Nandito naman tayo sa pang-sampung gabi ng ating seminar. Marami naman tayo natutunan, ano po? Napakarami naman tayo natutunan ng matibigan. Before po tayo magsimulan, tayo muna ay mag-quiz. Ang ating quiz po ngayon ay galing sa $10,000 for a missing Bible text. Ito po ang ating napag-aralan kagabi. Okay, hindi na po kapag kayo sa ating quiz. Question number 1. Ilista, ayon sa Biblia, ano ang katotohanan? Magbigay ng dalawa sa tatlong posibleng sagot. Ilista, ano ba yung katotohanan natin ang napag-aralan kagabi? Dalawa lang ang iyong ilista kagabi. Pangalan ko, oo o hindi. Ayon sa bagong lipan, ang unang araw ng isang linggo, Sunday, ay banal at itinangili ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ayon sa bagong lipan, ang unang araw ng Sandinggo or Sunday ay banal at ipinangili ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Oo o hindi. Pangatlong tanong, tama o mali? Sa ating pag-aaral sa Biblia, tayo ay dapat susunod sa nakararami sapagkat makakasigurado tayo na ang ginawa ng karamihan ay tama. Sa ating pag-aaral sa Biblia, tayo ay dapat susunod sa nakakarami sapagkat makakasiguro tayo na ang ginawa ng karamihan ay tama. O tama o mali. Pangapat, tama o mali. Sunday, bilang isang banal na araw, ay nagsimula pa sa sinaunang Babylonia sa kanilang pagsamba sa araw. Tama o mali, Sunday, bilang isang banal na araw, ay nagsimula pa sa sinaunang Babylonia sa kanilang pagsamba sa araw. Panglimang tanong, tama o mali? Ang Sabbath ay isang espesyal na araw para sa pagsamba natin sa Diyos, isang panahon sa pagbubuklod, biyaya, pangingilin at pahinga. Tama o mali? Ang Sabbath ay isang espesyal na araw para sa pagsamba natin sa Diyos, isang panahon sa pagbubuklod, biyaya, pangingilin at pahinga. Tama o mali? At yun po ang sagutan ng ating mga papel, mga kaibigan. Unang tanong, check your own papers. Honesty is still the best policy. Ilista po, kaibigan. Ayon sa Biblia, ano ang katotohanan? Ito po ang sagot natin. Yan ay si Jesus, ang salita, o ang Biblia, o ang kautusan. Yan ang tatlo, kaibigan. Dalawa lang aking hiningi. So, kung may dalawa po kayo sagot dyan na si Jesus ang salita, check po yan. Pangalawa, oo o hindi. Ayon sa bagong tipan, ang unang araw na Sanlinggo or Sunday ay banal at ipinangili ni Jesus at kaniyang mga alagad? Yan ay hindi. Pangatlong tanong, tama o mali? Sa ating pag-aaral sa Biblia, tayo ay dapat susunod sa nakakarami sapagkat nakakasiguro tayo na ang ginawa ng karamihan ay tama. Tama o mali? Yan ay of course mali. Susunod natin ang katotohanan. Pangapat, tama o mali? Sunday, bilang isang banal na araw, ay nagsimula pa sa sinaunang Babylonia sa kanilang pagsamba sa araw. Tama o mali? Yan ay tama. Panglima, tama o mali? Ang Sabat ay isang espesyal na araw para sa pagsamba natin sa Diyos. Isang panahon sa pagbubuklod, biyaya, pangingilin at pahinga. Tama o mali? Yan ay of course tama. Sino na perfect sa ating quiz? Okay, perfect. May perfect. Si atin, perfect din. Okay. So welcome po muli kaibigan sa ating seminar. Ngayong gabi kaibigan, may aawitin tayong bago siguro ito sa inyo. Siguro kunin natin ma-request yung guitarist po natin. Atin pong awitin ang awit na ancient song. Ito po ay Anong Tamis ng Magtapat kay Jesus. Sa English, ito ay 'Tis So Sweet to Trust in Jesus. Anong tamis ng magtapat? Yan ba yan? Ayun, sige, i-pitch mo nga. Sa C na lang. G na lang. G. Anong tamis na... Yung marunong po, sabay niyo po ako, kaibigan. Ready, sing. Anong tamis ng magtapat kay Jesus ang
kat tania ay sapat sa iyo na magligtas. Jesus, Jesus, o kaisarap ang sa'yo, yo'y magtapat, di magsasawa. Maglagak ng lihim kumathayag, o kay tamis ng magtapat kay Jesus na nagligtas. Sa kanyang dugong dumanak sa lako ay nahugas. Jesus, Jesus, o Kaisara, ang sa iyo'y magtapat, di magsasawang maglagak ng lihim kumathayag. Napakagandang awitin po, kaibigan. It is so sweet to trust in Jesus. Ano po bang ating abang, kaibigan, sa ating susunod na mga gabi, sa ating pag-aaral? Bukas po, kaibigan. By the way, ito po yung nabigyan natin kagabi. Ito po yung ating mga pag-aaralan sa ating seminar. Napakarami po natin pwedeng matutunan, kaibigan, na mga katotohanan. Bukas po, Biyernes ng gabi, atin pong pag-aaralan ang The Mysteries of the Mummies. Saan ba galing ang mga mummies? Nakarinig na ba kayo ng mummies? Well, nakikita niyo siguro yan sa mga pelikula. Pero saan ba yan galing? Yan ang ating pag-aaralan po bukas. Sa Sabado ng gabi, atin pong titingnan ang The Devil's Door. Knock, knock. Yan ang ating tingnan, kaibigan, sa Sabado ng gabi. At sa Linggo, ating pag-aaralan ang Hell, Revelations, Lake of Fire, and Brimstone. Ito yung ating pag-aaralan. Impyerno. May impyerno na ba ngayon? Saan ba pupunta ang tao pag mamatay? Ang masamang tao, doon ba talaga diretso sa impyerno? Yan ang ating pag-aaralan sa Linggo. Huwag po kayong mag-absent niyan, kaibigan. Napakagandang pag-aaral po niyan. Ngayong gabi, atin pong aawitin muli ang ating theme song. Ang ating theme song ay Turn Your Eyes Upon Jesus, Tumingin Ka Kay Jesus. Sa tipo natin umitin, tumingin. Tayo ay kumalang kaibigan sa ating pag-awit sa ating Kristo. Tumingin ka kay ating pag-aaral ngayon, kaibigan, ang topic ko ay The Bible's Longest, Most Amazing Prophecy. Kaibigan, ngayong gabi, atin pong uunahin sa pagbukas ng ating pag-aaral, sino ba dito ang nakatanggap na ng summon o yung kaso sa korte? At yung summon na yon ay napunta sa korte at ikaw ay may kaso doon sa korte. Siguro, yung iba sa inyo ay hindi pa nakaranas niyan na may kaso sa korte. Ngunit, kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon, gusto ko pong idiin at ipaabot sa inyo na tayong lahat po ay may kaso. Bawat isa po ay may kaso ngayon. Saan mo ba natin yung mabasa? Ito po, kaibigan, sa 2 Corinthians 5 verse 10. Sabi po dito,
Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Ilan kaibigan? Lahat po dyan anak ka. Sulat? Kaya nga sa Romans 14 verse 12, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Nabanggit po dyan kaibigan, ang bawat isa ay magpapahayag, magbibigay ng sulit sa kanyang sarili sa Diyos. Na sa 1 Peter 4:17, talking about judgment. Sapagkat dumating na. Yan ba ay future? Yan ba ay hinaharap pa? No, kaibigan, yan ay present. Ibig sabihin, nandito na, nangyari na ang paghuhukom. Ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Ngayon, kaibigan, atin pong titingnan ang paghuhukom na ito. Ang kaso po na nakapending doon sa langit. Natin pong titingnan ngayon, kaibigan. Hindi magtatagal, kaibigan, ang Panginoon ay kanyang ilalagay sa atin at kanyang ipapaabot sa atin ang ating mga sentensya. Atin pong basahin yan, kaibigan, sa Revelation 22 verse 11. Sabi nga dito, ang liko ay ano? Magpakaliko pa at ang marumi ay magpakarumi pa. At ang matuwid ay magpakatuwid pa at ang banal ay magpakabanal pa. Yan, kaibigan, natin nakita ang final or ang huling binanggit po ng sentensya ng Panginoon sa bawat isa. Darating ang panahon, kaibigan, na ito ay ibibigay ng Panginoon. At atin napag-alaman na itong paghukom na ito ay nagaganap na ngayon. Well, atin titignan, kaibigan, ano ba ang mangyayari, kaibigan? Sa Revelation 22 verse 12, sabi dyan, patuloy, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking, ano kaibigan? Ganting pala ay nasa akin. Matanong ko lang kaibigan, si Jesus or ang Panginoon ay magdadala ng ganting pala or ganting pala sa bawat isa. Bawat isa po kaibigan ay may ganting pala. Atin po tingnan nito kaibigan, ibig sabihin, para makapagdala si Jesus ng ganting pala para sa bawat tao, dapat meron munang paghuhukom para malaman kung ano ang narapat para sa bawat isa. Tama po ba yun? Well, siguro sa mga teachers, bago nyo mabigyan ng medalya ang inyong mga estudyante, kailangan na pag-alaman nyo na kung bakit nyo sila bigyan ng medalya. Tama po? Siyempre, of course, may paghuhukom na nangyari bago nabigyan ng medalya. Ganon din ang nangyari sa Panginoon. So, ibig sabihin, kaibigan, bago pala maibibigay ng Panginoon ang gantimpala, may paghuhukom na na nangyayari. Malinaw po ba yan? Okay, yan ay very logical. So, kaibigan, dahil may paghuhukom na at may gantimpala na ipinagkaloob ng Diyos, may mensahe ang Panginoon sa bawat isa upang mahanda sa paghuhukom. Atin po tinanong kaibigan, ito po ang kanyang mensaheng. Kaya po ito yung dahilan kung bakit niya ay pinapadala ang mga mensaheng ito upang ating matanggap ang gantimpala ng Diyos. Ano bang gusto nyo? Gold na medalya? Bronze na medalya? Silver na medalya? Well, gusto ko kaibigan ang gold na crown. Amen? Gusto nyo ba yon? Golden crown. Well, patuloy tayo dito kaibigan. Sa Revelation 14 verse 6, sabi dito, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat, ano yan? Dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So dito kaibigan, binigyan po tayo ng malinaw
na katotohanan patungkol sa paghukom, kaibigan, na ang paghukom ay nangyari na ngayon. Ang panahon ay hindi future sa nabanggit sa Biblia, kundi sa ating panahon. Ito ay nagaganap na ngayon, kaibigan. Ibig lang sabihin, tayong lahat ay may mga kaso sa ating Panginoon. Ating pinatitinan, kaibigan. So, ang tanong ngayon, kaibigan, kailan nagsimula ang paghatol? At saan ito nagaganap? Siguro yan ay napaka-importanting mga tanong, kaibigan, na ating sasagutin ngayong gabi. Kailan nagsimula ang paghatol at saan ito nagaganap? Atin pong simulan sa pagsagot niyan, kaibigan. Para sagutin po natin yan, kaibigan, pupunta muna tayo sa kambal na aklat ng pahayag. Anong aklat yon? Kambal na aklat ng pahayag. Alam nyo? Yun ay ang aklat ni Daniel. So atin po munang iwanan ang aklat ng pahayag. Pupunta muna tayo sa aklat ni Daniel at ating titingnan doon, kaibigan, ang sagot patungkol kung kailan at saan nangyayari ang paghuhukom. Alam natin na hindi ito isang future event, ito ay isang present na event, kasalukuyan na nangyayari, kaibigan. Daniel 7 verse 9 and 10, sabi po dito, aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay, at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Sino ba yung isang matandang nakaupo dyan? That is basically ang God the Father. Yan ay ang Diyos Ama. Ang kanyang suot, maputing parang niebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Napaka, kung iisipin mo, imagine mo ito, kaibigan, napakakatakot-takot ito. Nagliliyab na apoy. Patuloy po dito. Isang mabangis na si Galbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Ang libo-libo ang naglilingkod sa kanya. At makasampung libo na sampung libo ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay, ano kaibigan? Nalagda. At ang mga aklat ay nangabuksan. Dito po kaibigan, pinakita kay Propeta Daniel ang isang pangitain patungkol sa paghukom. Doon po sa luklukan ng langit, kaibigan, doon sa trono ng Diyos, doon ang paghukom. Sa Ecclesiastes 12 verse 14, sabi ng isang matalinong hari na si Solomon, sabi niya, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Alam niyo, kaibigan, kahit gaano yung tago sa inyong kasalanan, nakikita yan ng Diyos. Kahit gaano natin sinisikreto ang ating mga kasalanan, kaibigan, nakikita yan sa mata ng Diyos. Hindi ko alam, kaibigan, kung may mga tinatago kayo na kasalanan. Siguro ang iyong asawa, hindi siguro siya nagsabi sa inyo na may mga sikretong mga kasalanan siyang ginagawa. Ngunit, kaibigan, kahit saan tayo magtago dito sa dako ng mundo, hinding-hindi natin matataguan ang ating Panginoon. Nakikita ng Diyos ang ating bawat gawa, ang ating bawat na mga kasalanan. Kaya nga, kaibigan, atin pong nakikita sa gabing ito, sa una nating pag-aaral, na may Panginoon pala na nakakaalam sa bawat ginagawa natin. Kaibigan, sa panahon na iisipin ko to, parang sacred, napaka-solemn na thought na ating dapat maintindihan, kaibigan. So dito po, kaibigan, may isa pang persona na nandito sa paghukom. Atin nakita yung God the Father, yung Diyos Ama. Ngayon, may isa pa, kaibigan, atin makikita po dito. Sino ba yan? Dito po sa verse 13, nabanggit po dito, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito, lumabas na kasama ng mga alapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao dyan? Walang iba kundi si Jesus. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw. Pansin niyo po, si Jesus ay pumaroon sa mga matanda sa mga araw. Yan ay ang Diyos Ama. At inilapit nila sa harap niya. Ano yung kaibigan? Si Jesus ay pumunta sa Diyos Ama sa paghukom na konteksto. So ano ba ang ginagawa ni Jesus doon, kaibigan? Ano ba ang kanyang gawain sa paghukom? Ano ba ang kanyang role or function sa paghukom? Si Jesus po, kaibigan, ang abogado.
1 John chapter 2 verse 1, kung gusto niyo ng teksto, mababasa po natin dyan na si Jesus ang ating advocate or lawyer. Abogado, si ano pa ang kanyang gagawin, kaibigan? Siya ang ating hukom. Sa John 5:22-27, binanggit po, kaibigan, na ang paghukom ay ibinigay sa anak, kay Jesus. Of course, ang Diyos Ama ang siyang presiding, ang nag-preside sa paghukom na ito. Ngunit ang nag-act, kaibigan, ang gumagawa sa paghukom ay sino? Si Jesus. Ano pa, kaibigan? Si Jesus ay ang ating ding kaibigan at ang ating tagapagligtas. Now, isipin niyo po, kaibigan, sa paghukom natin nakikita ngayon, kung si Jesus ang iyong abogado, kung si Jesus ang iyong hukom, kung si Jesus ang iyong kaibigan, kung si Jesus ang iyong tagapagligtas, kailangan ba nating matakot sa paghukom? No, kaibigan. Kailangan nating, ito ay good news. Amen? Ito ay magandang balita, kaibigan, dahil kilala natin si Jesus at kung tatanggapin natin si Jesus, kaibigan, walang dapat ikabahala sa paghuhukom. Kaibigan, ang nakakatakot lang kung hindi natin tinanggap si Jesus. Kung hindi natin siya binigyan ng pansin, ito ang nakakatakot, kaibigan, dahil sa panahon na nandun na ang paghuhukom, kaibigan, kung ito ay ipapahayag na, ang mangyari, kaibigan, kung wala si Jesus sa ating buhay, sino ang magbibigay ng iyong pangalan doon sa Ama? Si Jesus, dito, kaibigan, ang siyang ating abogado. So, ang tanong ngayon, kaibigan, saan ba nangyari itong paghukom? Sa ating nabasa kanina, dito ba ito sa lupa? No, ito ay sa langit, of course. Ang paghukom, kaibigan, ay nandun sa langit ngayon. Hindi tayo pumupunta doon sa personal natin na mga presensya. Tayo ay, si Jesus ang ating representative doon sa langit, sa paghukom. Kaya nga, siya ang ating abogado. Siya ang ating representative doon, kaibigan. Sino ba ang mga witnesses nito? Ang mga saksi ay walang iba kundi ang mga anghel. Kung isipin niyo, kaibigan, buong universo, buong mga anghel ay nakatingin sa paghukom na ito. Naisipin niyo, kaibigan, kung tatawagin ang inyong pangalan doon sa luklukan ng Panginoon na yan sa paghukom, tatawagin siguro ang pangalan ko, Brother Eve. Pagtawag sa pangalan ko, lahat ng mga anghel ay doon nakatutok, kaibigan. Kaibigan, kung atin pong isipin yan, napakasolid po yan na mga thoughts. Patuloy po tayo, kaibigan. So, kailan? Gusto natin sagutin ang tanong ngayon, nasagot natin kung saan ito nangyayari. Saan ito? Sa langit. Wala po ito ngayon, kaibigan. Hindi po tayo personal na pupunta sa langit. Si Jesus ang ating representative po doon, kaibigan. Maintindihan natin yan sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral. Daniel 8:14. So, kailan ito nagsimula? Kailan ito nagsimula itong paghuhukom na ito? Sabi po dito, kaibigan, sa Daniel 8:14. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, ano, kaibigan? Malilinis ang santuario. Na ano bang kaugnayan niyan, Brother Eve, sa paglilinis sa santuario at sa paghukom? Na, kaibigan, bago po natin maintindihan ito, atin po munang pag-uusapan ang santuario. Bibigyan ko lang po kayo ng overview sa santuario. Hindi ko po i-detalye ngayong gabi, napakahaba po na topic kong iyan. Pero ngayon, bibigyan ko lang po kayo ng overview sa sanctuary para masagot po natin kung kailan nagsimula ang paghukom. Handa na po kayo? Now, overview, kaibigan, sa ating pag-aaral sa sanctuary. Ang sanctuary, kaibigan, ay may dalawang phases or dalawang sanctuary rather. Ang earthly sanctuary at ang heavenly sanctuary, yung sanctuary na nasa langit. Ang sanctuary na nandito sa lupa, kaibigan, ay isa lang replica. Ito ay isang miniature na nakapattern kung ano ang nasa langit. Ito nandito sa lupa, kaibigan, ay isa lang tent type. Mabasa mo yan, kaibigan, na binigay po ng Diyos ang sanctuary upang siya ay makapanahan sa atin. Mabasa niyo po yan sa Exodus 25 verse 8. At itong earthly sanctuary nito, kaibigan, sa Exodus 25 verse 9 and 40 po, dito po natin nakikita na ito ay isang pattern lang or isang miniature ng kung ano ang sanctuary sa langit.
So nakita po natin dito, kaibigan, ang dalawang sanctuaryo. Sanctuary above at sanctuary dito sa lupa. Yun ang ginawa ni Moises. Now, kaibigan, ang earthly sanctuary, ang sanctuary na nandito lang sa lupa, ay isang paaninaw pagdeal ng Panginoon sa problema ng kasalanan. Sabi nga dito, ang sanctuary at ang mga serbisyo nito ay mga paaninaw sa plano ng kaligtasan. Lahat po, kaibigan, na ating makikita sa earthly sanctuary, lahat po ng mga serbisyo dyan ay mga paaninaw patungkol kay Jesus. Ito ay naghahatid sa atin patungkol sa kaligtasan na ginawa ni Jesus. Now, patuloy po tayo, kaibigan. Ito ay nagpupoint kay Jesus Christ. Kung atin po tayo, kaibigan, dito po natin makikita ang plan of salvation. Ang plano ng kaligtasan sa tao. Kung paano po ginawa ng solusyon ng Panginoon ang kasalanan, ang problema ng kasalanan. Ito po, kaibigan, ang bird's eye view ng sanctuary. Ang sanctuary, kaibigan, ay may courtyard. Ito po ay napalibutan ng kurtina. Isang puting kurtina na palibot po sa sanctuary. Atin pong field trip muna tayo dito, kaibigan. Papasok tayo sa sanctuary. Ito po yung courtyard. Papasok tayo sa loob. Yan ay ang banal na dako. At pagkatapos po niyan, yung nasa last na apartment, yan po ay ang pinakabanal-banalan dako ng sanctuaryo. Diyan po, kaibigan, makikita natin ang sanctuary. At least may overview kayo na yan pala yung sanctuary. Now, sa ating pagpasok sa sanctuary, kaibigan, may isang daan lamang dyan. Di ba? Isang gate lang po. Wala pong exit dyan doon sa kabila. Isang daanan lang, kaibigan. Sa akin nabanggit kanina na ang sanctuaryo ay nagpapaaninaw at nagpo-point kay kanino? Kay Jesus. Sa lahat po dyan, kaibigan, ng mga serbisyo, lahat ng mga furniture na nandyan, ay walang iba, ay nangungulagan lamang kanino? Kay Jesus. Tingnan niyo po, yung isang daan dyan, kaibigan, ay nagpapasimbolo lamang kay Jesus na walang ibang daan na maligtas ang tao, kundi kanino lamang? Kay Jesus. Sabi nga na sa John 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. Walang ibang makapasok sa kaharian ng langit, kaibigan, kung wala si Jesus. Si Jesus ang daan patungo sa langit. One way. At ang ating makikita dyan, pagkatapos na pumasok, kaibigan, ang isang makasalanan tao, makikita natin itong altar of burnt offering or dambanang pagsusunugan. Ito po, kaibigan, dito po pinapatay yung or ino-offer, inaalay yung handog na tupa. At nagpapasimbolo po sa Biblia ang tupa, kanino? Kay Jesus. Yan po, makita natin dyan, si Jesus Christ. At itong laver sa English, ito po, dito po naghuhugas ang pari bago siya papasok doon sa banal na dako. Ito po ay nagpapasimbolo, kaibigan, sa bautismo. Ito ay nagpapasimbolo sa baptism. At kung papasok ka sa banal na dako, kaibigan, dyan po natin makikita ang seven branch candlestick. Dyan din po natin makikita ang table of showbread, yung mga tinapay. Sa Biblia, kaibigan, nagpapasimbolo sa tinapay ay hindi lang banal na salita, nagpapasimbolo din ito kay Jesus Christ. Sabi nga, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Yan ang nagpapasimbolo kay Jesus. At ang liwanag dyan, kaibigan, ang seven branch candlestick, nagpapa-aninaw din o nangangahulugan kanino? Kay Jesus din. Ano ba ang sabi sa Biblia? I am the light of the world. Nagpapasimbolo din kay Jesus. How about yung incense dyan, kaibigan? Yan ay nagpapasimbolo pa rin sa dalangin ni Jesus. Hindi po maging karapat-dapat ang ating mga dalangin, kaibigan, kung wala si Jesus. Kaya nga may mga binabanggit tayo sa ating dalangin na in Jesus' name, amen. Dahil si Jesus ang ating entrance to the Father. Walang iba, kaibigan. Makikita rin dyan. At sa kaluluhang dako dyan, yung pinakabanal-banalan dako, dyan natin makikita ang nagpapasimbolo sa trono ng Diyos. The mercy seat. Dito rin makikita, kaibigan, sa mercy seat na ito ang may Shekinah glory. Ano ba yung Shekinah glory? Ito yung visible manifestation sa glory ng Panginoon. At dito, kaibigan, sa ilalim niyang kaba na yan, ay may
Nakalagay, may 10 commandments po dyan. Nagpapasimbolo, kaibigan, na ang pundasyon ng gobyerno ng Panginoon ay walang iba kundi ang kautosan. Napakaganda, kaibigan, kung ating pag-aaralan ang sanctuary. Pero yan ay isang overview lamang sa ating pag-aaral ngayon. At least, ating matutunan patungkol sa paghuhukom. By the way, kaibigan, ang sanctuary, ang santuaryo, may dalawang phases ang pagserbisyo nito. Yung una, ang pang-araw-araw na serbisyo. At ang pangalawa, ang sangtaunan na serbisyo. Let me explain itong pang-araw-araw na serbisyo. Araw-araw, kaibigan, nagkasala ang mga Israelites. Yung mga tao sa mga Israelites, kailangan nilang mapatawad at kailangan nila ng tupa. At itong tupa na ito, kanilang dadalhin ito doon sa priest, doon sa sanctuary. At doon, kaibigan, kanila itong doon mag-seremonya sila. Kanilang ilipat, ikumpisa nila ang kanilang mga kasalanan. Mailipat ito doon sa tupa. Isang perpektong tupa ang kinakailangan nila upang malinis sila, kaibigan, upang sila ay mapatawad. At pagkatapos nilang ilipat, ikumpisa lang lahat ng kanilang mga kasalanan, mailipat ito doon sa alin? Sa tupa. Nung mailipat ito sa tupa, kaibigan, ito ay papatayin dahil ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Hindi na papatayin yung nagkasala dahil nailipat na sa tupa yung kanyang kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. So yung tupa yung pinatay. Namatay yung tupa na hindi innocenting tupa. Walang kasalanan na tupa. Ngunit namatay, kaibigan, dahil sa kasalanan ng tao. Pagkatapos niyan, kaibigan, kukunin yung dugo at ang tupang iyan ay iaalay sa Panginoon. At yung tupa na yan, kaibigan, ay nagpapasimbolo kanino? Kay Jesus. Nakita niyo, kaibigan, na walang sala si Jesus na matay dahil sa ating kasalanan. Ang dugo niya, kaibigan, ay dumaloy doon sa cross dahil para ikaw ay maligtas. Napakagandang isipin, kaibigan, na dahil sa ating mga kasalanan, may pag-asa pa tayong nakuha. At dahil yan, kay Jesus. Kaibigan, ang katotohanan na ating natatanggap gabi-gabi, ang ating mga katotohanang pinapakinggan gabi-gabi, kaibigan, ito ay nasisiyahan si Jesus. Alam nyo, si Jesus ang siyang daan lamang patungo sa Diyos Ama. Patuloy po tayo dito, kaibigan. Nagpapasimbolo po kay Jesus ang tupa na yon. Namatay siya dahil sa ating kasalanan. Ano ang topic ko ngayon? Judgment, paghuhukom. May mga kaso tayo doon sa langit. Patuloy tayo, kaibigan. Ang priest na ito, ang pari na ito, kaibigan, sa kanyang pagkuha ng dugo, dadaan siya doon sa laver at papasok siya doon sa banal na dako. Dala niya yung dugo at ang dugo na ito, kaibigan, ay kanyang iwisik-wisik dyan sa kurtina, yung naghati sa banal na dako at sa pinakabanal-banalang dako. Yan ang pang-araw-araw na serbisyo. May record ba sa kasalanan dyan sa sanctuary, kaibigan? Yes, meron. Sa pamagitan ng dugong kanyang winisik-wisik dyan sa kortina ng sanctuaryo. Malinaw ba so far? Okay, so may record dyan sa kasalanan. At dahil, kaibigan, may record sa kasalanan, kailangan itong burahin, linisin ang sanctuaryo. By the way, ang lahat ng mga serbisyo nito, kaibigan, ay nagpapaaninaw patungkol kay Jesus or nagpoint kay Jesus Christ. Yan ang pang-araw-araw na serbisyo. Dito, kaibigan, pagkatapos nung daily service, yung pang-araw-araw na pagserbisyo, darating ang yearly service. Before that, kaibigan, may gusto akong ipakita sa inyo na dalawang mga katotohanan patungkol sa kasalanan. Ang kasalanan, kaibigan, ang kamatayan ay dala ng kasalanan. Ang resulta ng kamatayan, ng kasalanan ay ano? Kamatayan. At ano pa, kaibigan? Yan ay sabi sa Romans 6:23. Sabi nga dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, may pangako pa dito, kaibigan. Hindi lang yan. Ang pangalawa, datapuat
Ang ano kaibigan? Kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang pangalawa dito kaibigan, walang makasalanan na kailangan mamatay sapagkat may pamalit na ibinigay. Alam niyo kaibigan, kung tayo ay mawala sa kaluluhan, kung tayo ay may impyerno sa kaluluhan, hindi kasalanan yan ng Panginoon. Huwag nating sisihin ang Panginoon dahil tayo ay malipol sa kaluluhan. Sinong kasalanan yan? Ating desisyon. Kaibigan, binigyan na po tayo ng kapalit ng Panginoon upang tayo ay maligtas. Ngunit ang ating kalooban, ang ating desisyon lang ang siyang magbibigay sa sure na ating mga destinasyon. Sa John 1:29, kaibigan, binanggit po dito na narito ang kordero ng Diyos. Ang kordero na yun ay nagpapasimbolo kanino? Kay Jesus. Si Jesus ang ating pamalit. Napakagandang isipin, kaibigan. Hindi ko alam kung nasisihan kayo na may Jesus na dumating dito sa lupa. Na may Jesus na namatay sa krus para sa iyo upang kunin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Kaibigan, si Jesus ang ating pag-asa. So dito po nakita natin, sa buong taon, may record po ng sin dyan. May mga record sa kasalanan dyan. Yan ay pang-araw-araw na servisyo. Pagkatapos yan, kaibigan, kailangang linisin ang ano? Ang sanktuaryo. Dahil may mga kasalanan pa doon. Kailangan itong burahin at ito ay mawawala na magpakailanman. Kailangan itong burahin, kaibigan, ang mga record sa forgiveness of sin. Kung isipin mo lang sa aklat yan, may kasalanan doon, nilagyan lang yan ng pardon. Right? Sa aklat mo, kasalanan mo yon, hiningan mo ng tawad, pardon. Yun lang yung record na doon, kaibigan, pero hindi pa yun na bura lahat. So ito yung cleansing of the sanctuary. Ano ba yung cleansing of the sanctuary? Ano ba itong paglilinis sa sanctuaryo? Ito ay pang sangtaunan, kaibigan, na serbisyo. Let me explain. Pagkatapos, kaibigan, ng priest, sa araw-araw na pagserbisyo, nandun yung mga kasalanan sa sanctuary. Dala ng pari doon, yun yung sikwisik niya. At pagkatapos nito, kaibigan, ang pari mismo, sa Day of Atonement, sa paglilinis sa sanktuaryo, ito ay sangkataunan na. Sa paglilinis sa sanktuaryo, kaibigan, lahat ng mga record na iyon ay kanyang ikumpisal, kanyang ibibigay at ilalagay niya doon sa scapegoat. At yun, makikita ngayon, kaibigan. Ang priest na ito, kaibigan, ay magdadala siya ng dugo doon sa pinakabanal-banal dako na nagpapasimbolo, kaibigan, doon sa mercy seat. At kailangan ng pari na ito na magsaliksik sa kanyang puso. Alam niyo ba kung ano mangyari, kaibigan, kung ang isang pari ay may kasalanan sa panahon na siya ay haharap sa pinakabanal-banalang dako ng sanktuaryo? Alam niyo kung ano mangyari? Siya ay mamamatay. Ganon katindi ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kailangan niya magsaliksik sa kanyang sarili kasi kung hindi siya banal sa paglapit sa Panginoon, kaibigan, siya ay diretsong mamamatay. So, kailangan siya magsaliksik. At nung time na yun, kaibigan, sa Day of Atonement, sa sangkataonang pagserbisyo, papasok siya doon sa pinakabanal-banalan dako at, alam niyo, kaibigan, ang pari lang ang makakagawa nito. Walang iba. Ang pari lang ang makakagawa nito. Kaya nga, kaibigan, ang pagserbisyo, sangkataonang pagserbisyo, dahil lilinisin na ito, kaibigan, tatanggalin na ang lahat ng mga record ng kasalanan. Ito ay ang paglilinis sa sanktuaryo, ang araw ng pagtubos at araw ng paghuhukom. Kaibigan, pagkatapos nito, kung hindi hihingian ng kapatawaran ng mga Israelites o mga tao ng bayan ng Diyos ang kanilang mga kasalanan, sila ay mawala, hindi na sila matatanggap bilang isang Hebrew. Sila ay mawala, mamamatay yung iba. Pero kaibigan, ating putinan dito, na ganito po kaseryoso ang kanilang panahon sa araw ng paghuhukom. Ito ay cleansing of the sanctuary. Now kaibigan, 10 days before ang Day of Atonement. 10 araw bago darating ang Day of Atonement or itong
araw ng paglilinis sa sanktuaryo, may trompetang pinapatunog. At pagpatunog nito, kaibigan, maririnig ito ng buong bayan, maririnig ito ng lahat, at alam nila, kaibigan, sa panahon na marinig nila ito, darating na after 10 days ang Day of Atonement. Ano ngayon Day of Atonement? Paglilinis ng sanktuaryo, araw ng paghuhukom. Ang gagawin ng mga Israelites nito, kaibigan, sila ay magsasaliksik sa lahat o sa buong puso nila kung meron pa bang mga kasalanan sa kanilang puso. Dahil kung meron pa, kaibigan, na hindi nila nahingian ng tawad, sila ay mawawala sa pagiging bayan ng Diyos. Sila ay cut off, ihiwalay, at hindi na sila magiging bayan ng Diyos. Simply means, kaibigan, hindi sila maliligtas. Ito ay taon-taon, kaibigan. 10 days before ang Day of Atonement. Ano yung kaibigan? Siguro ma-imagine natin na nung nag-sunset na, yun ang panahon na ng paghuhukom. Ang lahat ng kanilang buhay ay fixed kung ano ang kanilang destination. Sila ba ay kasama pa o kasali sa bayan ng Diyos o sila ay hindi na kasali? Napaka-solemn na mensahe sa mga Israelites na ito. Araw ng pagtubos. Kaibigan, ating nakita sa sanktuaryo, sa bayan ng Diyos, patungkol sa cleansing of the sanctuary, itong araw ng paglilinis sa sanktuaryo, yan din po, kaibigan, ay may kaugnayan sa kauli-ulihang mga panahon. Alam niyo, kaibigan, ang Jewish judgment ay at nagpapasimbolo din sa paghukom sa kauli-ulihang mga araw. Ang tanong, kaibigan, may nakarecord ba sa langit ngayon ng mga kasalanan? Yes, of course. Meron, kaibigan. Dito po natin makikita ang record of sin sa earthly sanctuary. Tingnan po natin. Pang-araw-araw na serbisyo, dyan po natin makikita yung winisik-wisik na kasalanan dyan, galing sa tupa na namatay, na nailipat yung kasalanan doon sa makasalanang tao. At pagkatapos nun, kaibigan, lilinisin ang sanktuaryo sa Day of Atonement, sangkataunan, serbisyo. Ito ay gagawin ng pari. At yung tala na yan, kaibigan, or yung record na yan, ay mawawala pagkatapos ng seremonya ng paglilinis sa sanktuaryo. Ang tanong, kaibigan, may nakatala ba ng mga kasalanan sa heavenly sanctuary ngayon? Meron ba? Yes, kaibigan. Meron pong mga nakatala ng mga kasalanan po doon. Daniel 7 verse 10. Bakit po natin ito? Pansinin po natin, rather. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat, yan ba ay may record, kaibigan? Yung aklat na yan? Yes, of course. Ang mga aklat ay nangabuksan. Actually, kaibigan, pwede nyo mabasa ang buong topiko ng Day of Atonement or Sanctuary Service sa Leviticus 16. That is specifically sa Day of Atonement. Dito po na nakita, kaibigan, na may aklat po, may paghukom sa langit at may mga tala nandun sa langit. Ecclesiastes 12 verse 7, verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Basically, kaibigan, yan ba ang nakasulat doon sa aklat? Yes, kaibigan, ang mga kasalanan na nakatala po doon. Now, kaibigan, explain ko lang muna itong Day of Atonement. Ano ba ang nangyayari sa paglilinis sa sanktuaryo? Ito po yung pagserbisyo ng pari. Sa panahon ng paglilinis sa sanktuaryo, kaibigan, may dalawang goat na gagamitin ang pari. At ang pari lang ang siyang gagawa nito. Yung dalawang goat na yan, tinatawag yung isa na scapegoat at ang isa ay the Lord's goat. Yung the Lord's goat, kaibigan, yan yung kanyang papatayin dahil yan yung substitute. Yan yung, ano, kaibigan? Yan yung substitute sa makasalanan. Yung the Lord's goat na yan. Diyan ililipat yung kasalanan ng buong Israel. Ang pari yung magkukumpisa nito at papatayin niya yan
at kanyang dadalhin yung dugo doon sa most holy place or sa pinakabanal-banalang dako. At pagkatapos niyan, kaibigan, babalik na naman siya doon sa courtyard. Kanya namang ikukumpisal ang lahat ng mga kasalanan ng buong Israelites doon sa scapegoat. At doon sa scapegoat, mga kaibigan, hindi niya papatayin ito. Ano ang kanya gagawin? Kanya itong pakakawalan doon sa ilang na lugar. At doon mamamatay ang scapegoat. Ibig lang sabihin niyan, kaibigan, very simple. Ang the Lord's goat ang nagpapasimbolo bilang substitute ng kasalanan or makasalanan ng buong Israelites. Yun, kaibigan, napalitan, naligtas ang mga nagkumpisal or nagpahayag ng kanilang kasalanan. Ngunit, yung scapegoat, kaibigan, yun na ang responsable ng kasalanan. Makasalanan, kapalit, sanctuaryo, scapegoat, at ang responsable na yan sa kasalanan, ano na? Ang scapegoat na. Yan, kaibigan, ay nagpapasimbolo kay Satanas. Sino ba ang responsable sa kasalanan? Of course, ang Diablo. Sa panahon na yan, kaibigan, wala nang ibang pwedeng responsable sa kasalanan kundi ang scapegoat na yan, walang iba kundi ang Diablo. Yan lang po, kaibigan, ang simpleng overview sa sanctuary. Ngayon, kaibigan, masasagot na natin ang ating tanong. Ang paglilinis sa sanctuaryo ay kapareho sa paghukom, araw ng paghukom. So, pag ibig sabihin, kaibigan, pag may cleansing of the sanctuary, may paglilinis sa sanctuaryo, yan ay ibig sabihin paglilinis or araw ng paghukom. Daniel 8:14, sabi po dito, at sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang sanctuaryo. Yan ay ano, kaibigan? Paghuhukom. Malinaw po ba so far? Ang paglinis sa sanctuaryo ay equal sa paghuhukom. So, ibig sabihin, kaibigan, pagkatapos ng hanggang 2,300 na hapon at umaga, magsisimula ang paghuhukom. Malinaw po ba so far? Say amen if malinaw? Amen. Okay, very good. Malinaw. Baka amen-amen lang kayo, ha? Hindi naiintindihan? Patuloy tayo, kaibigan. Magsisimula ang paglilinis sa sanctuary or paghuhukom pagkatapos ng 2,300 days. So, malinaw po niyan, kaibigan, atin po titinan kung kailan nagsimula ang 2,300 days na ito at kailan magsimula yung paghuhukom. Very simple. Pagkatapos ng 2,300 days, magsisimula ang paghuhukom. Pero hindi natin alam kung anong date. Tingnan natin, kaibigan. Ano ang sanctuaryo dito, kaibigan? Atin po titinan. Let's go back sa Daniel 8 para sagutin po ito. Daniel 8:16 and 17. Sabi po dito, at narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang na ulay na tumatawag at nagsasabi, Gabriel, ipaanina mo sa taong ito ang pangitain. Siguro na-notice niyo dyan, kaibigan, na kahit si Daniel ay may parang hindi niya naintindihan ang propesiyang ito. At anong binanggit dyan, kaibigan? Si Gabriel ay sinugo ng Diyos na ipaaninaw kay Daniel ang pangitain ito. Patuloy, sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko at nang siya'y lumapit, ako'y natakot, napasubasub, ngunit sinabi niya sa akin, talastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. So, kaibigan, atin po nakita dito na panahon ng kawakasan ang para ang yung pangitain ay binigay kay Daniel, itong 2,300 days na pangitain. So, dito, kaibigan, titin natin kung saan natin ito pwedeng ma-apply, ang pangitain na ito. Number one, ma-apply natin ito sa end time. Tama? Kasi sabi ng Biblia, ito ay para sa panahon ng ano yun? Panahon ng end time. Okay. Now, panahon ng katapusan, ang propesiyang ito, ang pangitain na ibinigay kay Daniel. Ang tanong, kaibigan, saan ba ito ma-apply? Sa earthly sanctuary or sa heavenly sanctuary? Heavenly sanctuary. Alam po natin, kaibigan, bakit ba? Dahil noong AD 70,
Nawala na po yung earthly sanctuary. Winasak na po ito ng mga Romanong mga sundalo. Ito po ay winasak ng mga sundalo ng Roma. So nawala na, kaibigan, hindi po ito ma-apply sa earthly sanctuary dahil wasak na ang Jerusalem. Kahit nga ngayon, kaibigan, hindi natin makikita ang earthly sanctuary. Now, pangalawa, kaibigan, apply ito sa sanctuaryong nasa langit. Bakit, kaibigan? Dahil hindi na nag-exist yung sanctuary ngayon dito sa lupa. Malinaw so far? Okay, patuloy tayo. Ang pangatlong fact, kaibigan, by the way, basahin ko muna ito, Daniel 8:14, at sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, ano? Malilinis ang sanctuaryo. Yan po, kaibigan, kung ating titingnan, yan ba isang literal na taon or araw? Hindi, kasi kung literal lang yan ng mga araw, kaibigan, yan ay 6.3 years lang. At hindi po yan pwedeng ma-apply sa propesiyang ito. Of course, kaibigan, alam natin na hindi isang literal na taon or panahon ang nakaakma dito. Ito ay ang panahon na naukol sa sagisag or pasimbolo na panahon. 2,300 days. Alam nga natin sa ating pag-aaral, sa ating propesiya, kaibigan, na ang isang araw sa propesiya ay isang taon. Malinaw po yun? Isang araw sa propesiya ay isang taon. So ito po, kaibigan, ang 2,300 araw. Ang panahon ay naukol sa sagisdag at ito, kaibigan, sa literal, 2,300 years. Yan ang pinakamahabang propesiya sa buong Biblia. 2,300 years. Patuloy tayo, kaibigan. Now, sa Daniel 8:27, si Daniel ay na-confused kung ano ang ibig sabihin ng pangitain ito. At sabi diyan, at akong si Daniel ay nang lupaypay at nagkasakit ng ilang araw. Nang magkagayon, ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari at ako'y natigilan sa pangitain. Ngunit walang nakakaunawa. Kaibigan, napansin niyo po dito kung ano ang pakiramdam ni Daniel? Gusto niyang maintindihan ang propesiyang ito. Ngunit siya, ano, kaibigan, nangalupay-pay, nagkasakit ng ilang araw. Alam niyo, kaibigan, walang ibang pwedeng makapagbibigay ng napakamalinaw sa pag-intindi sa propesiya maliban sa ginawa ni Daniel. Ano ba ginawa ni Daniel? Ang ginawa ni Daniel, kaibigan, siya ay actually, nanalangin si Daniel. Siya ay nag-pray, nag-fasting si Daniel upang kanyang maintindihan ang propesiyang ito, kaibigan. Siya ay humingi ng tulong sa Diyos. Siya ay humingi ng kaalaman sa Diyos, wisdom sa Panginoon, upang maintindihan ang propesiyang ito. Kaibigan, may tanong ko lang. Tayo ba ay nanalangin sa panahon na tayo ay nag-aaral ng Biblia? Kayo ba, kaibigan, ay nagbabasa ng Biblia ngunit hindi naman nagdarasal bago buksan at intindihin ang banal na kasulatan? Especially ang mga propesiya. Alam nyo, kaibigan, sometimes akala natin na matalino tayong tao. Na kaya nating intindihin lahat ng mga propesiya sa Biblia. Ngunit, kaibigan, kahit nga si Propetang Daniel, siya ay nagnanais na bigyan ng wisdom ng Panginoon upang maintindihan niya ang propesiyang ito. Kaibigan, sa ating pag-aaral, sisikapin natin na ang ating pag-aaral ay may dalangin galing sa Diyos. Amen? Kaibigan, hindi ito isang ordinaryong tupiko. Ito ay isang napaka-importanting tupiko sa bawat kaluluwa na nandito ngayon. Kaya kaibigan, before tayo magpatuloy, si Daniel nga ay nanalangin bago niya maintindihan ang propesiyang ito. Manalangin muna tayo, kaibigan, before tayo magpatuloy. Okay lang ba yun? Nalangin mo tayo, dakila namin Panginoon, maraming salamat na may kapangyarihan ang aming Diyos. Sa aming ordinaryong mga kaisipan, hindi namin kayang maintindihan ang propesiyang ito. Kaya po, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga isipan. Ipadala niyo po ang iyong banal na espiritu na siyang kikilos sa aming mga isipan upang aming itong maintindihan at maunawaan ng lubusan. Basbasan kami ng biyaya ng kaalaman sa gabing ito. Ito po'y aming hiling sa matamis ng pangalan ni Jesus.
Amen. Ang nangyari, kaibigan, sinagot ng Panginoon ang dalangin ni Daniel. Pinaaninaw sa kanya ang patungkol sa propesya. Ipinaaninaw sa kanya, kaibigan, patungkol sa pangitain niya ng 2,300 days. Nagsimula nagpaliwanag ang anghel na si Gabriel. Now, ang first part, kaibigan, binanggit doon na yung first part ng propesya ay para sa mga Hudyo at ang natitira ay para sa mga Hintil. Atin pati na dito, kaibigan, may 1810 na natitira para sa mga Hintil. Ito ang nag-compose ng 2,300 days or years na propesya. Tingnan mo natin yung 490 years, kaibigan. Actually, 490 plus 1810 equals 2,300 years. Now, let's go to Daniel 9:24. Sabi po dito, kaibigan, sa Daniel 9:24, 70 sanglinggo ang ipanisya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Natin nakikita dito, kaibigan, kung papansin niyo po, iyong banal na bayan. Yan actually ang banal na bayan nino. Ni Jesus. Yan ay kasama si Daniel. Si Daniel ay isang Hudyo. Yan ay para sa mga Hudyo, ipanisya. 70 weeks are determined for your people. Ito ay para sa mga, kanino, kaibigan? Para lang sa mga Hudyo. Malinaw po yon. Dahil sabi dyan, para sa iyong mga tao. For your people. Yan ay para sa mga Hudyo. Alam nyo ba ang salitang determined dyan, kaibigan? Ang determined dyan actually ay putulin o hiniwalay. Simple lang, kaibigan, sa 2,300 days na propesya po natin, para mas maintindihan natin, pagkatapos ng 490 years, puputulin po yan, atin po yung first part, puputulin, yan ay para sa bayan ni Daniel. Ngunit may parehong date ang kanilang pasimula. Parehong panahon ang kanilang pasimula. Napatuloy tayo. 2,300 years, 70 sanglinggo ang ipinasiya sa iyong mga tao. Yan ang 70 weeks. Para sa mga ano? Mga Hudyo. Very good. Nakuha nyo na. Para sa mga Hudyo. Siguro naalala nyo yung nabanggit ni Jesus kay Peter. Nasabi ni Peter, ilang beses ba akong magpatawad sa aking kapwa? Anong sagot ni Jesus? 70 times 7. Ano ba, kaibigan, na yan? 70 times 7 na yan. Ay kaniyang ibig sabihin ay para sa mga Hudyo. Pagkatapos niyan, kaibigan, matatapos ang kanilang araw. So, 70 times 7, 490 na mga araw, yan ay literal na mga taon. So, 490 years. So, dito po natin nakita ang first part sa 2,300 years ay ang para sa mga Hudyo, which is 490 years na kaniyang binigay para sa mga Hudyo. Dito yung panahon na sila ay dapat na magsisi, babalik sa Panginoon at tanggapin ang Mesiyas na si Jesus. Now, pansin po natin, kaibigan, kailan kaya nagsimula ang 490 years na ito sa propesya? Now, let's review for a while. Alam natin na naintindihan natin ito. Daniel 9:25, sabi dyan, iyong talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatwid bagay sa mga panahong mabagabag. Rather. So dito, kaibigan, kailan kayo yun? Anong date kaya yon na may isang utos na ipatayo muli ang Jerusalem? Kung atin pong i-research yan, kaibigan, sa Wikipedia, at least for Wikipedia, atin pong i-search dun ang 457 BC, nag-utos si Artaxerxes I na ang gobyerno siyudad ng Jerusalem ay itatayong muli. Yan ay mabasa natin sa Ezra 7.
Daniel 9 at Nehemiah 1 sa lumang tipan. So ang beginning date po kaibigan sa 2,300 days na ito or sa 490-year prophecy para sa mga Hudyo ay anong date? 457 B.C. Diyan po natin kaibigan nakikita na 457 B.C. nagsimula ang date sa 2,300 days na prophecy. At ito din po ang pasimula na date para sa 490-year prophecy para sa mga Hudyo. At ano pa kaibigan? Ito din ang pasimula na date para sa isang Mesiyas na darating. Sino yon? Si Jesus. Let's review for a while. Atin po nakita dito kaibigan na 457 B.C. nagsimula ang propesiyang ito na 2,300 days. Luke 3 verse 1, now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. 15th year, kaibigan. Atin po ito nabanggit last time sa ating pag-aaral na noong ika-15th year po na Tiberius Caesar, yun po ay AD 70. Ano po ang nangyari noong AD 70? Nabinyagan po si Jesus. Yun ang pagdating ng Mesiyas. AD 12 po, nagsimulang namuno si Tiberius Caesar. At noong ika-15th year niya, kaibigan, ano kayang date yon? Of course, plus 15 equals AD 27. Tukmang-tukma, kaibigan, na noong AD 27, nabinyagan si Jesus. Dumating ang Mesiyas. So, pangalawa pong date natin dyan, AD 27. Galing sa 457 BC, ang Mesiyas ay darating sa taong AD 27. Tukmang-tukma ba? Yes, tukmang-tukma, kaibigan. Now, ano ang kasunod niyan, kaibigan? Ito actually ang mga propesiya sa loob ng 2,300 days prophecy. Pagkatapos niyan, kaibigan, nabanggit din po dito sa Daniel 9:27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo, meaning to say, sa kalahati ng week na natitira, ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Ano mayari ito, kaibigan? Alam natin, sa ating pag-aaral dati, na ito ang kamatayan ni Jesus noong AD 31. Kalahati ng sanglinggo, kaibigan, ilang years ang natitira? Galing sa AD 27, bago matapos ang 490 years, may 7 years na nilitira. At sa kalahati ng 7 years na yan, mamamatay si Jesus. Ano ang kalahati ng AD 34 at AD 27? AD 31. Tukmang-tukma, kaibigan, na namatay si Jesus sa taong AD 41. Sa gitna ng, or sa middle ng sanglinggong iyan. At pagkatapos yan, kaibigan, AD 34, dito, nagsimulang binato ang mga nagbabahagi patungkol kay Jesus. Lahat ng mga taong nagbahagi patungkol kay Jesus na Panginoon ay binato. At dito, ang unang martir ng Kristiyano, walang iba kundi si Stephen. Siya po ay namatay, kaibigan, si Stephen. Binato po siya at siya ay namatay sa taong AD 34. Nagpapasimbolo, kaibigan, na dito hindi tinanggap ng mga Hudyo ang mensahe patungkol kay Jesus. At doon, na-cut off o naputol ang pagiging bayan ng mga Hudyo. At ito ay binigay sa mga Hintil. Sabi nga dito sa Wikipedia, kaibigan, noong taong AD 34, St. Paul and St. Barnabas start preaching the gospel to the Gentiles. At ano pa nabanggit dyan? Stephen, or Stephen sa Tagalog, the first martyr of Christianity, stoned to death by Jewish leaders for preaching Jesus was the Christ. Napakalino po, kaibigan. Atin po nakita dito sa ating date, AD 31, at ang AD 34, ang katapusan ng 490-year prophecy. Nakuha niyo po? Now, kaibigan, noong AD 34, ayon sa hula ni Daniel, ang tipan ng Diyos sa mga Hudyo ay matatapos or natapos, kaibigan. Hindi na tinanggap si Jesus bilang Mesiyas, hindi na tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas, at natapos ang kanilang pagiging bayan
ng Diyos. Kaya ngayon, kaibigan, sa panahon na ating tatanggapin si Jesus, tayo ay magiging modernong mga Hudyo. Ito pala ang dahilan, kaibigan, kung bakit tayo tatawagin ng modernong mga Hudyo, dahil sa panahon na tinanggap natin si Jesus, sabi nga dyan sa Galatians 3:29, na tayo ay magiging isa na. Wala nang Hintil, wala nang mga Hudyo, lahat ay isa sa Panginoong Jesus. Yun ay kung ating tatanggapin sino? Si Jesus, kaibigan. So, atin mo nakita dyan, AD 34. Galatians 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Atin po nakita dito, kaibigan, ang mga dates na yan na tukmang-tukma ang kanilang pagka-fulfill. At napakaganda, kaibigan, na ating natutunan yan. Now, pagkatapos ng AD 34, kaibigan, may 1844 pa, kung i-add mo yung 457 BC, hanggang 1844, yan po ay 2,300 years lahat-lahat. At ano ngayon, kaibigan? Pagkatapos ng 2,300 years, ano ang mangyayari? Malilinis ang sanktuaryo. So, ibig sabihin, kaibigan, 1844, nagsimula ang paglilinis ng sanktuaryo. Bakit natin alam yan, kaibigan? Yan, dyan nagsimula ang paghuhukom. Alam nyo, kaibigan, kung atin pong titinan, napakaraming mga tao ngayon na hindi sila naniniwala sa 1844. Walang silbi ang 1844 na yan. Pero kaibigan, kung walang silbi talaga ang 1844 na yan, lahat ng mga dates na yan, kaibigan, ay mali. Tama? Kung mali ang 1844, kaibigan, lahat ng mga dates na yan ay mali. Yung pagkamatay ni Jesus ay mali. Yung AD 27 na kanyang pagbinyag ay mali. Lahat ay masisira, kaibigan. Tingnan niyo po, may apat po tayo na mga pundasyon bago dumating ang 1844. Ibig sabihin, kaibigan, kung sakto or tukmang-tukma ang 457 BC, AD 27, AD 31, AD 34, tukma din ba ang 1844? Yes! Makakasiguro tayo, kaibigan, na ang paghuhukom ay magsisimula 1844. Dahil may apat na pundasyon tayo sa ating pag-aaral. Now, kaibigan, ngayong gabi atin po nakita na nagsimula na pala ang paghuhukom noong ano? 1844, kaibigan. Sabi nga dito, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis na ang sanktuaryo. 1844, kaibigan. Nagsimula ng tinatawag ng Diyos ang mga pangalan sa buong lupa. Tanyo, kaibigan, siguro galing kay Adan, lahat ng mga gawa ng tao, sinasaliksik ng Panginoon, galing kay Adan hanggang sa ating panahon ngayon, at noong 1844, nagsimula niyang tinawag ang mga pangalan. At noong tinawag na yung mga pangalan, bibigyan niya ng mga sentensya ito, at para malaman niya kung ano ang kanyang ibibigay na gantimpala sa mga pangalan ng tawag nito, kaibigan. Alam natin na sa langit ang paghuhukom. Revelation 14:7, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghahatol. Kaibigan, ngayong gabi ating natutunan na ang paghuhukom ay nagsimula na noong 1844. Lahat ng ating mga gawa ay sinasaliksik ng Panginoon. Lahat ng ating mga sikretong mga kasalanan ay nakikita ng Diyos. Hindi isang ordinaryong panahon ng ating tinatayuan ngayon, kaibigan. Tayo ay nasa panahon ng paghukom. Hindi magtatagal, kaibigan. Siguro ang pangalan mo ay tatawagin doon sa langit. Siguro, imagine ko lang na tinawag ng aking pangalan, Brother E. At lahat ng mga anghel sa buong universo, lahat ng mga sanlibutan na hindi nahulog sa kasalanan, lahat sila ay nakatutok sa aking pangalan. Ano kaya ang gantimpala na makukuha ni Brother Eve? At doon, kaibigan, nabuksan po ang aklat
nung tinawag po ang pangalan ko, binuksan po ang aklat ng mga remembrance. At doon ang aking pangalan. At nung nandun ang pangalan ko, kaibigan, tumayo si Jesus. At pagtayo ni Jesus, sabi ni Jesus, Ama, yan ay makasalanan. Yang tao yan ay makasalanan. Ang aking pangalan, kaibigan, ay napakaraming mga kasalanan na nakatala doon sa aklat. Of course, aking aklat. Ngunit, kaibigan, may mga nakasulat na pardon. Hiningian ng tawad, pardon. Hiningian ng tawad, pardon. Hiningian ng tawad, pardon. Hiningian ng tawad, pardon. At sinabi ni Jesus, Ama ko, ang aking dugo ay sapat sa taong ito. Siya ay humingi ng kapatawaran at aking dugo ay sapat na siya ay mapatawad. Ang aking dugo ay tapat na siya ay maging malinis. Ang aking dugo ay sapat na siya ay magiging karapat-dapat sa pagtayo sa iyong harapan. Kaibigan, confess, pardon. Yun ang aking pangalan, kaibigan. At kaibigan, hindi ko lubos maisip na dahil kay Jesus, naging karapat-dapat ako sa harapan ng Ama. Dahil kay Jesus, naging karapat-dapat ako na tatayo, hindi dahil sa aking kaluwalhatian, hindi dahil sa aking katwiran, kundi sa katwiran lamang ng aking Panginoong Jesus. Alam niyo, kaibigan, hindi ko alam ang inyong ginagawa. Hindi ko alam kung anong sekretong kasalanan meron kayo. Hindi ko alam kung anong kasalanan meron sa puso ninyo. Ngunit ang alam ko lang, nakikita ng Panginoon ang bawat kasalanan natin. Kung hindi natin ito hingihan ng tawad, kaibigan, kung hindi natin ito ipapahayag sa Kanya, hindi tayo matutulungan ni Jesus na Kanyang sasabihin sa Kanyang Ama, Panginoon, Ama ko, ang aking dugo ay sufficient para sa taong ito. Kaibigan, hindi tayo magiging matuwid. Hindi tayo maging karapat-dapat sa pagtayo kung hindi natin ipinapahayag ang ating kasalanan kay Jesus. May pangako dito, kaibigan. Sabi ni Jesus, Mumunti ko mga anak, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung sino man ay magkasala ay may tagapamagitan. Amen. For Jesus Christ, mga kaibigan. Amen? May tagapamagitan, kaibigan, tayo sa Ama. Si Hesukristo ang matuwid. Kaibigan, kahit anong kasalanan meron ka, kahit gaano pa yan kalaki, kaibigan, may tagapamagitan ka sa langit sa panahon na iyong ipahayag ito, ikaw ay magiging malinis. Ikaw ay papatawarin ng Panginoon. Kaya nga, kaibigan, kahit anong kasalanan meron ka, huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Iluhod mo sa Panginoon, ilapit mo sa Panginoon dahil alam ng kaaway na sa panahon na hindi mo ito ipapahayag, hinding-hindi ka mabibigyan ng kaluwalhatian at katwiran ng Diyos. Kaibigan, sa gabing ito, pangako para sa inyo. Hindi dapat na tayo matakot sa paghuhukom hanggat si Jesus ay ating sinusunod. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan. Sino yan? Si Jesus, kaibigan, na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Napansin niyo po, kaibigan, paano niya tayo iharap doon sa Ama? Walang kapintasan. Kaninong katwiran ang kanyang iniharap doon? Ang katwiran mo ba? O ang katwiran ni Jesus? Ito ang katwiran ni Jesus, kaibigan. Siya ay namatay sa cross. Kanyang binura ang lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay magiging ganap sa pagtayo sa harapan ng Ama. Pansin niyo po dito, kaibigan, may process actually dito kung paano niya tayo maiharap sa Ama. Basahin natin ulit. Ready, go? Ngayon doon, sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapagharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sabi niya, kaibigan, now unto him who is able to keep you from falling
Tutulungan tayo ng Panginoon na hindi na magkasala muli. Tutulungan tayo, kaibigan, ng Panginoon, bago niya tayo maipahayag sa Ama, tayo ay magiging malinis muna dito ngayon sa pamamagitan ni Jesus. Sa ating pagtanggap kay Jesus, kaibigan, alam natin sa ating napag-aralan dati na ano? Sa panahon natin tatanggapin si Jesus, tayo ay bibigyan ng ano, kaibigan? Kapangyarihan. Tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan na matagumpayan ang lahat ng kasalanan sa panahon na ating matanggap si Jesus. Sa panahon na ating tatanggapin si Jesus, kaibigan. At kanyang buburahin ang lahat ng ating mga kasalanan at tayo ay kanyang iharap sa Ama na walang kapintasan. Napakagandang pangako, kaibigan, na isa sa mga dahilan lamang na tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng Ama ay dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus lamang, mga kaibigan. Kaibigan, ngayong gabi, siguro na pag-isip-isip nyo kung karapat-dapat ba tayo, kung ano kaya ang ating sitwasyon sa paghukom. Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang iyong abogado ngayon? Gusto mo bang tanggapin si Jesus, kaibigan, bilang iyong hukom, iyong kaibigan? Na sa paghukom na ito, kaibigan, tayo ay maging karapat-dapat dahil lamang sa dugo ni Jesus at dahil lamang sa kanyang katwiran. Kaibigan, sa gabing ito, kung ang dalangin mo na, Panginoon, linisin mo ang aking puso. Napakarami mga kasalanan, mga sikretong kasalanan meron ako. Sinalangsang ko ang iyong kautusan. Ako ay nagsinungaling. Lahat ng mga specific na mga kasalanan, kaibigan, ating ipahayag sa Panginoon. Siguro pag-uwi niyo sa gabing ito sa inyong tahanan, saliksikin niyo ang inyong mga puso, iluhod niyo sa Panginoon, Panginoon, ayaw ko na nito. Gusto kong linisin mo ako upang sa panahon na tatawagin mo na ang aking pangalan, ikaw ang siyang magbibigay sa akin ng pagtatanggol sa Ama. Ibigyan ko ikaw yan. Kung iyon nakita ang iyong puso, kung gusto mo maging malinis sa gabing ito, pwede ba ipakita sa pagtayo ng iyong mga paa? Lord, ako po yan. Gusto kong maging malinis. Gusto kong linisin mo ang aking puso at tulungan mo ako na hindi ko na ito gagawin pa muli. Kaibigan, nasa pinakasolem na po tayo na panahon ng sanglibutan ito at kailangan natin maging seryoso sa ating pananampalataya. Atin pong tapusin ang ating pag-aral sa isang dalangin, kaibigan. Mapagpala po namin, Panginoon. Hindi po namin lubos na maisip kung ano po ang ginawa ng Panginoong Hesus sa aming buhay. Ang kasalanan na aming patuloy na nagagawa araw-araw ay hindi po ang siyang makapagtatanggol sa amin sa harapan ng Ama. At sa gabing ito, Panginoon, linisin niyo po ang aming mga isipan at puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. At nawa ang katwiran ng Panginoong Hesus ay mapapasahan. Maraming salamat kay Hesus na kanyang ibinigay lahat upang kami lamang po ay maiharap niya sa inyo bilang walang kapintasan. Ginawa niya lahat, iniwan niya lahat para lamang saan. Ngayon, Panginoon, napakaraming mga pagkakataon na hindi po namin binigay lahat sa inyo. May mga reservation pa po kami sa aming mga puso't isipan. Hindi po namin binigyan ng pagkakataon at panahon ang iyong banal na salita. Hindi namin binigyan ng pagkakataon ang pagserbisyo po sa inyo. At hindi po namin binigyan ng pagkakataon na sundin ang katotohanan ng aming natanggap. Kaya sa gabing ito, Panginoon, patawarin niyo po kami at linisin ang lahat ng aming mga kalikuan. Maraming salamat na ikaw ay nangako na sa panahon na aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat na kami ay patatawarin. At lalagyan mo ng pardon ang aming mga pangalan, mga kasalanan na gawa. Panginoon, kami po ay naniniwala na ikaw ay puno ng pag-ibig. At sa gabing ito, kami po ay uuwi, matutulog, na may kapayapaan sa aming buhay, sa aming puso't isipan, na kami ay pinatawad
sa gabi ito. At kahit anong sasabihin ng Diablo, kahit anong mga kasalanan meron kami, aming mahawakan ang pangako na pinatawad na kami ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po na sisilyuhan niyo po ang aming mga desisyon. Ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Bukas po kaibigan, atin pong pag-aaralan ang The Mysteries of Mummies. Saan ba galing ang mummies? Yan po ang ating pag-aaral. Bukas kaibigan, balik po kayo sa ating pag-aaral. God bless you and good night.